kalamat ng aso. Kinaiinggitan ang mabuting samahan ng magkakaibigang masong at lito. Maliit pang mga bata ay lagi na silang magkasama. Lagi nilang inaalala ang isa't isa. Lagi rin silang magkasama sa bawat lakaran. Nanatili ang magandang sama ng dalawa kahit nang magbinatilyo na sila. Naging bahagi na ng buhay nila ang pagtutulungan, mula sa paggawa sa bukid hanggang sa pangangahoy sa gubat, ay lagi silang magkasama. Di inasani naman ang pagkakaroon ng malupang sakit ni Masong. Umantong iyon sa kamatayan ng binatilyo at labis na nagluksa si Lito. Hindi niya matanggap na wala na ang kaibigan. Araw-araw niyang dinadalaw ang puntod nito at nililinis. Madalas ay kinakausap rin niya ito na parang nasa tabi lang at nakikinig sa kanya. Minsan ay sumama ang pakiramdam ni Lito. Kaunting lakad lang ay hilong-hilo na siya. Pinigilan siya ng ina sa pagdalaw sa libingan ni Masong. Masakit man para sa ina ang ginawa niyang desisyon. Ngunit mas inisip niya na ito ay para sa ikabubuti ng kanyang anak. Sa buong panahon ng pagkakasakit ay may isang maliit na hayop na umuwi kina Lito. Lagi iyong itinataboy ng ina, ngunit balik ng balik sa tapat ng kanilang bahay na tila nagbabantay sa kanya. Nang mabawi ang lakas ay ang puntod ni Masong ang unang pinuntahan ni Lito. Doon ay nakita niya ang hayop na araw-araw na itinataboy ng ina. Nakatayo iyon sa tapat ng puntod. Hindi na humiwalay ang hayop hanggang sa pag-uwi niya. Kasakasama ito ni Lito kung saan man siya pumunta, tulad ng kaibigan niyang si Masong. Ito ang nagbibigay saya at sigla sa kanya. Dahil sa hayop ay nalimot ni Lito ang lungkot ng pagkamatay ni Masong. Pinangalanan niyang Masong ang hayop, pero nang lumaon ay naging aso ang tawag dito. Taglay na aral, ang mabuting kaibigan ay kayamanan. Pahalagahan natin sila at pakamahalin sapagkat mahirap makahanap ng tunay na kaibigan.